Parang nag-isip ako doon sa sinabi mo. Hello. Hello po, Mr. Nathaniel. Ayan, hello, tawagin ko na lang po kayong Nathaniel para mas bagets, di ba? Wala akong masyadong masabi dito sa kantang ito eh, pero this is really a beautiful song. Congratulations. Thank you po. Thank you po. At dahil wala akong masyadong masabi dahil nga beautiful nga itong kantang ito, pero gusto ko rin siyempre mag-comment dun sa interpreter natin, sa interpreter na si Chris Angelica. Para namang Angel ba ang nickname mo? Para namang hindi tao itong si Angel. Napaka-effortless kumanta. Irritating. Ang galing. Yeah. Oo. Hindi, tsaka ako kasi gustong-gusto ko yung mga mataas yung range pero makapal pa rin yung boses. Napaka, tsaka yung tremolo niya, napaka-rich. So, love ko ang voice mo. I'm a fan. Judge Dingdong, your thoughts, please. Hello, Nathaniel. Kamusta dyan sa Ireland? Okay ba? Okay lang po. Mayong gabi, kaniyang tanan. Sa'yo. Mayong gabi po. What can I say? You know, this is, parang pinag-iisipan ko nga, sabi ko nga, ito yung mga type of songs na talagang you can't really comment much because number one, talagang maganda yung kanta. Okay? But this is, I would like to, ano, this is one example. Gagamitin ko yung song mo, Nathaniel, as an example. Because it has a generic OPM melody. Pag sinabi kong generic, parang yung mga yung melodies mo, parang hindi naman siya new kasi naririnig ko na yung mga ibang melody mo sa ibang kanta. It's a very, how would you call it? It's a very OPM sounding. Na, I'm not saying that that's bad, but what I'm saying is, syempre, narinig mo na sa mga ibang kanta, but here's the beauty of it. Ang nagawa mo, which I admire as a songwriter, is you were able to get bits and pieces of melodies from other songs, pero pinagsama mo to create a different sounding melody. Parang, when you think na, eto, parang magiging katunod ng kantang ito, biglang may bali. It's very interesting kasi siyempre, sa tagal ba namin, dami na namin narinig na kanta na OPM na magaganda. Then you hear something like this. Ah, sasabihin mo, it's a typical OPM song. Pero, merong twist. May mga bale here and there that makes it interesting. And the thing that I like is your song has, the reason why it's good, you know, is because it has all the ingredients of a good song. Maganda ang melody, maganda ang pagkagagawa ng lyrics, ang structure ng song, pati yung lift ng chorus, ng bridge. And of course, credit sa atin ng interpreter, napakagaling na si Chris Angelica. Richard, ano masasabi mo na finally may mas matangkad kaysa sa'yo? Sabi ko nga eh, nagsasalita ka ng lift. Eto, may lift din to, mataas masyado to. Anong alam mo na ngayon ang feeling namin na nakatingala? Oh, nakatingala. Oh, ramdam na ramdam ko ngayon, bro. But, you know, mabalik tayo kay Nathaniel. This is not your first composition, I would imagine, no? Yeah, no, so not first though. Hindi, kasi parang something like this, yung pagkagawa, parang seasoned na yung sumulat eh. So, I would like to congratulate you for that. And salamat sa akin, na-move ako. Tsaka dahil maganda rin ang arrangement. So overall, maganda ang grade na ibibigay ko dito. Uy! Yun! Salamat po. Maganda raw ang grade na ibibigay sa'yo, Nathaniel. Maganda salamat rin kaya ang grade na ibibigay ni Doc Mon del Rosario. Malamang hindi. Uy! Malamang hindi niyo malalaman. Ay! Secret! Mamaya malalaman natin. Umayin ko po. Pagdating sa melodiya, isa na yata ito sa pinakamagandang melody ng chorus na narinig ko. Salamat po. Napaka-very melodic eh. Hindi mo kailangan masyadong komplikado ang areglo pag ganitong kagandang melodiya. So yung melodiya po, very, very healthy. Wala akong nakitang sakit. Salamat po. Ito po yung nakita kong sakit. Ito. Meron po itong karamdaman, itong kanta nyo. Ang tawag po dyan ay timeline disease.
Yung timeline disease ay yan po yung pag nagkukwento yung sa story, kasi storya kwento ho yan eh, no? Na hindi nyo malaman kung nasaan na kayo, kahapon ba, bukas ba ako, o nangyari na ba to, o mangyayari pa. Yan. Ang maganda pong timeline, kung magkukwento kayo, umpisahan nyo muna yung nangyari sa nakaraan. Kasi yung chorus ho ninyo ay papunta ng future eh. Nasa future siya eh. No? Kaya lang ito nangyari sa inyo. Verse 1, present. Present tense. Verse 2, past tense. Yung ganun pong approach, nakakalito po yun. Kumbaga sa pelikula, ano ba to? Flashback ba to? O yun ho, no? So ano ang solusyon dyan? Ganito. Iaayusin ho natin yan. Okay? Medyo i-convert natin yung inyong timeline. Yung verse 1 ninyo, kanina tinignan ko, i-reshuffle ko eh. Yung verse 2, gagawin kong verse 1. Yung verse 1, gagawin kong verse 2. Pero parang ayaw mag-work. Kaya ito na lang yung nakita kong pinakamadali. Yung verse 1 nyo na nasa present tense, ilalagay natin sa past tense. Kanya? Kaya mangyari po niyan, naging tupang ligaw sa mundong mapaglaro. Okay, so nangyari na. Pinilit na kayanin anumang bagyo. Past tense ulit. Okay. Sadyang di ko alam ang pinatunguhan. Tapos may suggestion po ako dito sa last line ninyo. Although ang ganda yung Panginoon, ikaw ba'y na saan? Kaya lang, kailangan po nating ano yun eh, i-appendectomy, hindi ko siya masyushute. Ang last line, sinasuggest ko ganito. Galing ng third line, sadyang di ko alam ang pinatunguhan kung saan napunta, di ko alam. Yan ho. Lahat yan nasa past tense. Yan. Approve. Approve kayo. Yun. Sa composer. Galing. Galing talaga ni composer natin. This is pala yun. Oo. Pero alam niya yung chorus ninyo, wala ho akong babaguhin. Yung relationship, yung lyrical relationship na tinatawag ko po, sa as opposed to verse, napakaganda. Very strong. Wala akong nakitang disconnection. Wala akong nakitang fracture. Actually, simple lang, no po? Doon sa verses ninyo, nagkwento kayo ng mga kondisyon. Tapos, sa chorus nyo, yung effect o yung decision nyo at yung nangyari, resulta ng mga kondisyon. Yan ang napakagandang balanse ng storya. Kaya, with that having said po dyan, ay ngayon, alam ko na kung ano grade nito. Yan! Ano, Doc? Isang umaati ka bong secret. Secret pa rin. Ayan, gusto ko... Thank you, judges. Thank Salamat you, judges. Po.